Yes, maka-uwis. Teka lang, tinan nyo. Yes, at umaraw na nga. Yan, napakagandang araw. And it's my rest day sa trabaho. And kunin natin yung ano. Yung kapote natin kasi basang-basa na yun. Yeah. Helmet, kunin din. Patuyuin. Lalagay natin ito sa may harapan ng ano. Poche. Sa hood. Gahatin yung kapote. Itong kapote kong isa, sarang-sira na ito. Kailangan ko na rin bumili. Ito, lagay din natin sa may hood ng kotse. Let's spread it out. Oh, hindi naman umulan. Sana hindi naman umulan. There we go. Ayun, tutuyo na yan. Sabihin natin si Zero Q. Yan, okay. Tapos sa tatang paliguan, tapos sa tatang sabunin si Zera Q. So yun, yun na natin. Pangalawa. Okay guys. Okay. Napaligo na natin si Zera Q ngayon. And yun, malinis na siya. And tingin ko guys ako dapat sisihin nyo dito. Ayan. Kung nakikita nyo yan. Ako yata ang nag-summer ng bagyo na lang naman. A few minutes later. Ah, very nice. Gago! Ako po, yan na naman. Katapos ko lang po paligoto si Zero Q, yun na naman siya. Hala, hala. Gago ba yun eh? Come on, man. Alright guys. And gusto ko lang i-presyon sa inyo itong binili natin bracket para sa ating ER150FI na Motorstar. Ito ang brand niya guys ito. Kahit ako sa inyo, sa kabilang side kasi siya. Masaya brand. Yan, nakita nyo. Masaya brand. Okay guys. Ito yung brand niya. Brand name, Masaya. Basta binili ko na siya online. Naghanap ako ng NMAX version 2 na top box bracket. Then ito yung nakita ko. Ito yung pinakamura eh. Actually, napakamura niya. 500 pesos lamang. 500 pesos lang guys. And sa mga gustong bumili nitong top box bracket na to, is leave ko na sa description down below yung ano, yung brand and yung ano, yung Shopee link kung saan ako naka-order. And gamit ko siya kanina lang kasi binigay ko siya kanina. Okay naman siya, yung stability niya goods din. And bibigyan ko ng review about dito sa top box bracket na to ng NMAX version 2 para sa ER150FI natin. And the first thing na nakita ko nga, skinny. Manipis masyado ang top box bracket na ito. Hindi siya bulky tingnan. Napaka-skinny niya. Yan lang. Tapos tingnan natin sa ibaba. Ayan. Ayan po yung ibaba ng top box bracket natin. Yan. Sobrang ano, nipis lang talaga. Pero it will do the job na. Maganda naman ang pagkakagawa. And the next po, is yung pag yung OBR ko po guys, my girlfriend kasi ako, sinasakay ko siya. Pag sumasakay na po siya dito, ito pong ano, itong part ng bracket ito is tumatama po sa lower thigh niya. Kasi sa may patan banda, tumatama po. Kaya yan no, pinakakita nyo, may ano na siya, chip mark na siya na ano, paint chip na siya. Kasi nga tumatama. Ganun din dito sa kabila.
Kaya siguro gagawin ko na lang dito, lalagyan ko na lang siguro ng malambot na bagay. For example, bubble wrap. Lagyan mo niyan. Siguro minimize yung ano, yung struggle ng OBR nyo. And the next, guys, pag binuksan ko tong compartment natin, ito siya. Ito po ang itsura niya. Napakahalo po nito. Kung tutusin, kumpara nung pag kinabit natin yung ano, yung stock. Ito kasi, guys, ano na siya eh, nandito siya sa upuan ko. Diyan nakakabit 'yan. Tinanggal ko lang. Then ang ginawa ko, siya na, ito na lang pinong cover ko dito sa ano, wirings natin sa ibaba. Kasi siyempre, nandiyan yung tail light natin, may mga wires diyan, 'yan. Kaya need ng protection 'yan, guys. Hindi yung pwede basta mabasa na lang. Kaya ang ginawa ko, binutasan ko na lang tong ano, mat na to. 'Yan. Tapos tinornilyo ko siya dito sa dalawang tornilyo niyan. Which is good naman. Wala namang problema. Importante, natakpan ko siya. Yan. Para hindi mabasa yung mga wire natin sa loob. Hindi ko alam kung saan galing yung ano na yun. Saan galing ito eh. And yun nga lang talaga issue ko dito. No? Expose yung dito niya. Then nagawa ko naman ang paraan. Tsaka expose din yung dito niya. Hindi siya talaga lapat na lapat or hindi lahat matatakpan. Kasi napaka skinny nitong bracket na to. Skinny siya sobra. Pero okay na rin. Hindi na masama. Nagawa ko naman siya ng paraan eh. Kaya ganyan ang ginawa ko para mabawasan yung damages na maaaring mag-create. Kasi pag nabasa yan, nyari tayo. Baka masira pa yung tail light natin. And pag sinasara ko naman, still the same. Wala namang problema. Walang sabit. Yan, angat ko yan. Wala namang sabit dyan. Walang bubukas dyan. At saka yung gap niya dito is sobrang tama lang para sa upuan natin. Yan. Tamang-tama lang, hindi siya sasaya talaga sa bracket. Kaya perfect tong ano. Hindi siya perfect talaga. Maybe for the scale, from the scale of 1 to 10, I will give it a 7. 7 out of 10 na rating. And if you enjoyed this vlog, guys, please like, share, subscribe na sa ating channel Zero TV for more motorcycle contents ano. And hopefully marami pa akong ma-release na vlogs about sa Easy Ride 150 Fi natin. Marami pa tayong i-explore na piyesa dito para sa kay Zero Q. Yung talagang gusto kong pangalan yun. Ano pa talaga na nakapangalan yun eh. And shoutout dito sa ano na to, sa person na to na nagbigay ng suggestion. Talaga sa kanya ko nakuha yung pangalan na Zero Q. And that will be all. Ride safe sa lahat. Zero TV out.